Diva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdaragdag sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa naming sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Juda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpha at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kilion, kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagka ni Orpha ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari. Kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi.
kasama si Ruth, ang manugang niyang si Moabita, nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimula ng anihin ang sibada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat sa lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, magpagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga bihag, isinauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Happy Friday. Ngayon po ay araw ng pagdidebosyon sa Poong Jesus Nazareno, bagamat araw-araw ay pinasasalamatan at pinupuri natin ang Poong Jesus Nazareno sa kanyang kabutihan sa ating lahat. And sa umagang ito ay muli tayong pinaalalahanan ni Jesus. Tanging si Jesus lang din naman ang makakasagot sa mga dalubhasa. Kasi sa Ebanghelyo natin, may mga dalubhasa na nakikipag-usap kay Jesus para subukin yung kanyang kaalaman,
subukin yung kanyang mga sinasabi. Ito mga Pariseo, ito po yung mga eksperto sa batas. Mga eksperto pagdating sa kautusan. Alam nila at minememorize nila lahat ito. At ito yung madalas nilang sinasabi sa mga tao na bawal yan, bawal yan, bawal yan. No? Masama yan. Yan. Kaya ngayon, no, nais silang patunayan, hindi naman, no, sa pagtatanong nila kay Jesus, hindi naman gusto nilang alamin kung ano ang karunungan ni Jesus, kundi gusto nilang patunayan na sila yung mas nakakaalam sa batas, mas nakakaalam sa kautusan. Kaya nga ang tanong, no, alin po ang pinakamahalagang utos? Medyo sarcastic dahil para bang pag tinanong mo ang isang ordinaryong tao, sa 365 na batas o 600 plus na batas, alin dito ang pinakamahalaga? Diba, parang common sense naman. Tatanungin mo, no, yung isang ordinaryong tao para lang patunayan mo na ikaw yung magaling. Diba? Kaya dito, no, talagang hindi natin matatapatan ang karunungan ng Diyos. Yung misteryo ng kanyang plano, hindi natin ito talaga lubusang maaabot. Pero hinahayaan niya na paunti-unti makita natin yung liwanag ng kanyang plano. Tulad ngayon, no? So, hindi natin pa masyado nakikita ano ba ang gusto ng Diyos sa nangyayari ngayon. Basta ang mahalaga lang ay tayo po ay pinaalalahanan na kahit ganito ang sitwasyon natin, mahirap, nagkakasakit, namamatayan, nawawalan ng trabaho, wag na wag nating kakalimutan ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Yan ay ang umibig. Yan ay ang magmahal. Pag-ibig ang pinakamahalaga sa mundong ito. Kung gusto natin malutas ang kailangan natin pairalin ang pag-ibig pa rin. Kasi siguro, no, nakalimutan talaga natin ito dahil sabi nga ni Kristo, ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalaga, ang Diyos. Magamat sabi ko nga, no, kung gusto nila online, virtual pa rin, sige lang. At hindi naman to mapipigilan na maiparating, no, sa tao yung mabuting balita na binigay ni Kristo. Kahit virtual, kahit online, maririnig ito ng mga tao. Wala man kayo dito, kung tutusin dito po sa loob ng simbahan, kapag nakakapasok kayo, nasa 1,000 lang po ito. Pero sa virtual, higit pa tayo sa 1,000 na nakakarinig sa pinakamahalagang utos na dapat nating sundin at hindi dapat kalimutan. Pangalawa, sabi nga ni Kristo, itong pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Dito nakasalalay ang lahat ng kautusan. Yung pag-ibig. Bagamat mahalaga po sa mga panahong ito ang ayuda, pero higit pa rin mahalaga ang pag-ibig. Kaya nga sa atin po, no, kami, mga pare, dito sa simbahan, sa mga leader, ito yung pinakamahalagang katangian na dapat nating nakikita o ipinapakita sa atin. Kung gagawa tayo ng mga batas, gagawa tayo ng mga protocols, tiyakin natin na ito ay nakaugan sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi pag-ibig sa bulsa.
Ito ba talaga ay para sa kapakanan ng kapwa? At dahil ito ay pagsunod natin sa Diyos, kaya natin ipinapatupad ang mga protocols na ito, o dahil lamang tayo ay pupwedeng kumita dito po sa Pilipinas, sa mga nasa abroad po, kabi-kabila ang mga corruption na mga nalalaman natin na sa panahon ng bilyon-bilyon ang hinahanap na mga pera, nasaan, tapos nagtataka tayo bakit hindi tayo makausad dito sa kasi inuunahan natin ang pagiging makasarili. Pwede, lahat naman po tayo, no? Maaring suriin natin kahit ako po na pare, ano ba ang mas umiiral sa atin ngayon, sa akin ngayon? No? Ito ba ay pagsunod sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, o baka mamaya nauuwi na rin sa pagiging makasarili? Unawa po, no? Sa pagsunod natin, sikapin pa rin natin, nasaan man kayong sulok ng mundo, lagi nating dalhin, lagi nating isapuso ang mga pinakamahalagang utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ito ang pinakamahalagang utos, ito rin ang pinakamahalagang kayamanan na maituturing natin. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at hinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang panandaan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita'y gawa ay nagsikap pagkasunduin ng simbahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalanging wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhol ka, Puong may kapal, banhol ang iyong pangalan, banhol ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay ko'y naalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay.
Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladalan ang kanilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.